ano ang elements ng Lunas Collective Helpline kung sakaling gusto nyo rin magkaroon ng sarili nyong Lunas Collective. Para sa clearly defined constituents, ang tinutukoy natin ay yung kilala natin kung sino yung kaya natin tulungan. Kilala natin kung ano yung kanilang environment, ano yung kanilang desires, ano yung kanilang hinahanap, para alam din natin kung saan natin sila sasaluhin, saang opportunities natin sila pwedeng makausap. So kailangan din pala alam natin kung ano yung technology na ginagamit nila. So maaring ang technology na ginagamit nila ay text, maaring chat sa Facebook. Maari rin namang mas madali para sa constituents na lumapit sa isang physical office para humingi ng tulong. Kinakailangan nating saliksikin at I just want to say, hindi naman kailangan perfect yung knowledge natin sa simula. Para sa pangalawa, o dun sa clearly defined hours of availability. Mahalaga dito, unang-una sa lahat, sino ang magiging responders or sino ang staff na hahawak ng helpline. Kung volunteers or kung staff man sila, kailangan malinaw sa atin na ang trabaho na gagawin nila ay mabigat. Hindi madaling kumuusap ng mga tao na in distress or mga tao na nangangailangan ng psychosocial or emotional support. Kailangan ng sapat na pagpapahinga para ma-replenish ng volunteers or ng staff members ang kanilang kakayanan para tumulong sa iba. So kasama ito sa considerations ng gaano ba katagal magiging bukas ang services na meron tayo. Ayaw natin na ma-overextend ang mga responders or volunteers or staff sa simpleng dahilan na hindi ito makatao. Pangatlo, kailangan ng clear communication lines. Malinaw kung paano tayo makakausap nang kung sino man ang gustong kumausap sa atin. Pwede itong tulad sa Lunas Collective sa Facebook chat. Pwede rin itong specific cellphone numbers sa specific na mga oras. Pwede rin naman na specific address ng specific office. Kailangan lang malinaw para alam ng tao kung saan pupunta sa mga pagkakataon na kailangan nila ng kausap. Gumagawa rin kami ng digital and social media campaigns, online care and learning sessions para i-promote yung survivor-centered feminist care responses sa mga issues ng sexuality. Kailangan ng feminist care training ng lahat ng mga magiging bahagi ng inyong version ng inyong Lunas Collective. Para saan ang feminist care? Una, mahalaga ang feminist care dahil kinikilala natin na systemic ang problema pagdating sa gender-based violence o sa kakulangan ng availability ng sexual and reproductive health services. Kinikilala natin na yung pagpapahiya sa mga tao dahil sa kanilang sexualidad ay hindi lang personal na issue, kundi issue ng lipunan na dapat mabago. Pangalawa, kinikilala rin ng feminist care ang kahalagahan na agency at privacy at confidentiality ng bawat taong nangangailangan ng tulong. Agency dahil sa dulo ang nakakaalam pa rin ng pinaka marapat na steps para ma-achieve kung ano man ang safety para sa kanila ay yun mismong humihingi ng tulong. Pangalawa, in terms of privacy, mahalaga na maging kampante yung service users na ang kanilang personal information at ang kanilang mga narratives ay hindi kakalat sa ating mapanghusgang lipunan. Finally, yung confidentiality na mananatili ang pag-uusap na ito doon sa institution lamang at doon sa service user, maliban na lang kung may mga emergency situations na kinakailangan ng tulong ng ibang institutions. Sa pagkakataon ng emergency situations, kailangan din nating ipangako sa service user na hindi natin ipapamahagi ang kanilang personal information hanggat hindi sila pumapaya. So yung isa pang element ng importance ng feminist care training ay ang konsepto ng informed consent o ng buong pagpayag ng mga tao na maging bahagi ng pakikipag-usap doon sa service na ino-offer natin. Nakakatulong ito na ipakita na nire-respeto natin ang agency, privacy, at confidentiality ng bawat tao na lalapit sa atin. Mahalaga ang feminist care training dahil dito natin makikita na hindi lang naman iisang tao ang kayang tumulong doon sa service user or sa storyteller. Dito na natin bubuuin yung mas malaking community of support. Dito natin kikilalanin yung iba't ibang services na meron sa ating lipunan. Dito rin natin i-explain sa ating service users na maaari rin naman silang makahanap ng supporters
at ng tulong mula sa kanika nilang mga pamilya or sa kanika nilang mga social networks and friends. Sa panghuli, kailangan ng monitoring and referral system na masinop sa pag-organize ng isang helpline. Mahalaga na masinop ito dahil maraming concerns na papasok at mahalagang nakikita natin kung ano yung mga klase ng concerns, kung nagbabago ba sila, at ano yung mga nagiging responses ng ating system sa ganitong concerns. Mahalaga rin yung monitoring dahil dito natin natatrack yung services na nabibigay natin at kung kailangan ng additional support ng ating mga service users. Ang referral system, generally, directory siya ng iba't ibang service providers na maaring tumulong sa survivors at sa mga taong nangangailangan ng sexual and reproductive health services. Ito ang pagkilala sa ating kanya-kanyang local communities. Sino ang ating law enforcement? Sino ang ating barangay leaders? Sino ang ating barangay health workers at ang ating public health services? At paano natin sila malalapitan, lalo na sa panahon ng COVID kung saan limitado rin ang mobility nating lahat.